Hey kids! Bible story na tayo! Sa palagay nyo, ilan pa ang madadagdag na apostol ng ating Panginoong Hesukristo? Siguro po, mga 2 na lang. Hindi, 3. Ay, mali kayo dyan. 10 pa. Ang dami naman. Siguro po, 1 na lang. Kayo kids, sa palagay nyo, ilan pa kaya ang madadagdag na apostol ni Kristo? Hay nako, wag na kayo magtalo. Pati na rin kayo. Mas maganda, manood na lang tayo para malaman natin kung ano ang mangyayari. Matapos mabautismuhan ni Juan Bautista si Jesus, ay tinukso ng demonyo sa panahon ng kanyang pag-aayuno. Subalit hindi na naig ang demonyo laban sa kanyang panunukso. Si Juan Bautista naman ay dinampot at ipinabilanggo ni Herodes sapagkat nasaktang uli sa mga ipinapangaral ng una. Noon naman ay nakahanda na ang Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo sa bayan-bayan. Mga kids, ipagpatuloy na natin ang napakagandang kwentong ito. Panoorin ninyo. At siya'y umahon sa bundok at naghalal siya ng mga apostol upang makisama sa kanya sa pangangaral. Narito ang 12 apostol na pinili ng Panginoong Hesukristo. Si Simon na kanyang pinamagatang Pedro. Si Santiago na anak ni Zebedeo. Ang kanyang kapatid na si Juan. Silang magkapatid ay tinawag na Boanerges. Si Andres. At si Felipe. At si Bartolome. Si Mateo. Si Tomas. Si Santiago na anak ni Alfeo. Si Tadeo, si Simon na Kananeo, at si Judas Iscariote. At nang 3rd araw, ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at naroon ang ina ni Jesus, at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Datapwat, nagkulang sila ng alak, kaya't sinabi ni Maria kay Jesus, "Wala silang alak." "Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating." "Gawin ninyo ang anumang sa inyo ay kanyang sabihin." "Punoyin ninyo ng tubig ang 6 na tapayang bato sa dakong iyon at iharap ninyo ang mga yan sa mga pangulo ng kapistahan." At gayon ang ginawa ng mga alilang babae. At dinala ang mga tapayang bato na puno ng tubig sa mga pangulo ng kapistahan. At nang matikman ng pangulo, ito'y naging masarap na alak. Ang sarap ng alak na to, ha? Bagong alak na hindi nakakalasing. Malinamnam. Ayos na. Ang tindi na pagkakatimpla. Ang tindi. Sabay-sabay. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea. At nililibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao at lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. At kanilang dinadala sa kaniya ang lahat ng mga may karamdaman at mga himatayin, lumpo at inaalihan ng demonyo at sila'y pinagagaling niya. Tunay na nakapagpapagaling ang karamdaman ko nito. Oo nga! At sinundan si Jesus ng lubhang karamihang taong mula sa Galilea at Decapolis
at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan. At pagkakita sa karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad. Mapapalad ang mga mapagkumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat tatawagin sila mga anak ng Diyos. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at pinag-uusig at pinaghuwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo nga ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ano ang ipangpapaalat? Wala nang ano pang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tunay na maraming mabubuting salita ang ipinangaral at ginawa ng Panginoong Hesukristo sa mga tao. At kasama niya palagi bilang mga saksi ang mga apostol na kanyang hinirang. Sa susunod, marami pang mga mabubuting gawain ang ipakikita ng Panginoon. Lagi niyo sanang subaybayan mga bata ang lalo pang kapanapanabik na kabanata sa pagkakatawang tao ng Panginoon sa lupa. Hanggang sa muli, paalam! O mga kids, alam niyo na ba kung sino sa mga apostol ni Kristo ang tinatawag na mga anak ng kulog? Kung A ang inyong sagot, tama, si Santiago at Juan. At yan ay mababasa natin sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 3 at ang Versikulo 17. At si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kapatid ni Santiago. At sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay, mga anak ng kulog. Hanggang sa susunod, abangan niyo muli ang marami pang mga trivia, dito lang sa KNC Show. Yun pala ang mga apostol ni Kristo. Pero ang hula ko, di pa dyan nagtatapos ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ama kayo kids, at malalaman pa natin yan sa susunod. Kaya para masubaybayan natin yan ng buo, aba, eh di magbasa tayo ng Biblia. Di ba yan ang sabi sa ano po ang sabi? Basa? Tama kayo kids, ang tatalino nyo ha. Kasi po, nagbabasa kami, di ba kids? Kaya naman, tutok lang kayo ah! Hanggang sa susunod na 30 minuto natin pag-aaral ng Salita ng Diyos. Sa pangalan ni Kuya Eric, ako si Ate Rosel. At kami mga KNC Kids! Dito lang sa Kawan!